natirang bagyo pa. Ito ako nang nilagang buto-buto ng karneng baboy. Ito karne ito, bago ako pumunta ng palengke, kanina, binabad ko siya kasi medyo frozen. Ano, 1 kilo ito kasi buto-buto pero may laman. Inaluan ko ng pata ng baboy ito. Halo ko ito kasi masarap ito. Dito sa tubig mo na. Ito, kalagyan natin. Yung lalaki ng patatas. Oh. Bakit may yak yung baby ko dyan? Naugas ko na ito kanina. Paborito kong patatas. Pinakuluan muna natin tapos itatapon ko ito, ugasan ko ito. Ito ay star anise. Ayan o, oh, pampabango sa ating mga niluluto. Tsaka bumili rin ako ng ito, isang klase niya. Star anise din siya. Ayan, pareho sa grocery. Tapos, ito yung cinnamon bark ko. Oh. Sarap din ito ilagay sa mga karne. Pag nag-ano ka nga, pag nag-bake ka ng cake, pwede mong paskasan ng ganito pa. So, ilagay ko sa aking mga garagarapon. Ating mga garagarapon. Dito. Gusto ko pag nagluluto ako, meron akong mga ingredients na ano, spices na magagamit. Mahirap yung wala. Ito siya, oh. Para sa ating mga karne. Ang bango. Kahit isa lang gamitin mo. Ang bango masyado. Maglalagay ako niya sa ating karne. Dalawa. Para maalis yung ano, yung lansa ng isda o ng karne. Diyan. Madali maubos sa akin ang mga ito, eh. Kasi lagi ako naglalagay, lagi nagluluto. Ayan, oh. Ang bango, oh. Isa. Malakas din ang amoy niyan. At isa lang. Ito yung dati kong lumang cinnamon bark. Ayan. Transfer ko ng lagayan. Para ano. Tapos ito naman yung bago kong binili. Oh. Yung una, anong maliliit. Oh, naduro. Pwede mo naman puto-putulin ganyan. Oh. Para sa pagtitipid. Eh, pwede. Ayan. Para makatipid, tulin mo na lang. Bango ng ating mga niluluto. Ayan. Tapos talagyan natin ng luya ang ating ilaga sa sibuyas. Sibuyas. Ito kaya hindi mo na ito balatan eh. Tanggalin mo lang yung mga ito. Kasi ano siya eh, bata pa itong bata pa tong luyang to kaya ganito. O hindi ba naibilad? Kaya ganito. Tanggalin mo lang yung mga ano ganyan. Kaya para wala na rin siyang balat eh. Pwede mo rin ganyan eh. Kaskasin mo na lang. Kung gusto mo siyang balatan, pwede mo nang kaskasin.
Purol na mga kutsilyo ko. Lagi nang nahasa. Ewan ko ba, ba't mapupurol? Yan, iniipon ko yung mga balat na yan para sa aking garden. Kaya, minsan may video din ako, pinapakita ko sa inyo yung aking mga tanim. Pero usog, ang tataba nila. Lalo na yung pinya ko, nako. Sa pasulang yung nakatanim, pero ano, tataba. Tsaka malalaki. Kasi nilalagyan ko ng compost. Ito yung gagawin ko, compost. Yan. Ito yun. Mga leftover sa kusina. Tsaka ito, nilagay ko rin ito. Ito. Shell. Para potassium. Ayan. May potassium. Ito yung panila. Ayan. Ayan. Tugtog ko dito. Pagkain ang aking mga tanim yan. Tips ko sa inyo. Ayan. Ganyan. Kaysa itapon natin sa ating basurahan. Ayan. Pag nabulok yan, yung ano niya, mapupunta sa halaman, doon sa lupa. Tataba yung lupa, tataba din ang ating tanim. Ayan. Ating nilaga. Dalawang sibuyas ilalagay ko. Para malasang malasa talaga yung pagkain. Ayan. Tapos, ayan. Luya. Ito. Ayan, kompleto. Now, basa natin yung karne natin. Ito. Lalagay ko na yung mga, ano niya, mga sangkap. Ito yung star anise, cinnamon bark, luya, tsaka yung sibuyas. Timplahan na natin. Lagyan natin ng ground black pepper. Isa lang, 1 teaspoon. Lagyan ko ng 1 teaspoon na asin. Tsaka itong ating 1 teaspoon din ng seasoning. Mamaya lalagyan ko pa ito ng crust, yung durog na paminta. Mas lalagyan na natin ng tubig yan. Tubig. Kunti pa. Na yan, pantay na. Tapos salang natin. Lagyan natin siya na ito na yung durog na paminta. Yan. Mas lalong masarap. At ipagka, ilagyan ko pa ng kunding patis. Mga dalawang kutsara kasi tatabang yan mamaya pag nilagyan ng gulay. Yan. Sasabay ko na pala yung patatas. Kasi malalaki ang slice ko. Ayan. Para sabay ang pagpalambot. Kasi mamaya, papakulo. Lagay ko na rito ang esili.
15 minutes lang. Lambot na siya. Ihalo ko talaga.